Pinakakasuhan na ng Department of Justice ng Child Abuse at Qualified Human Trafficking si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ay kay Justice Secretary Boying Rebulla, isasampa ang kaso sa Davao at Pasig City kung saan nakatanggap ng reklamo laban kay Kibuloy. Dawit din ang ilang kasamahan ng pastor. Pinirma na ni Rebulla ang Precautionary Hold Departure Order laban kay Kibuloy. Ito'y para hindi na siya makalabas ng bansa. Ayon sa DOJ, nasa Pilipinas pa rin ang pastor. Nauna nang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang. Pinakaralan na namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama sa isang complainant po, sa isa pong nagre-reklamong nung panahon na yun ay menor de edad. Mabuti na ho na magkaroon din ng hustisya yung humihingi ng hustisya sapagkat napakatagal na panahon na po ito nangyari. Handa raw ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga isasampang kaso laban sa kanya. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, kumusta dyan? Jiggy, patuloy ang pagigipit umano ng pamahalaan. Ito ang tingin ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy na sa tingin nila ginigipit ng pamahalaan ang kanilang leader. Sa gitna ito ng kasong qualified trafficking at child abuse na isasampa sa kanya. Bilang pagpapakita ng suporta kay Kibuloy, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at mga kakampi ni Kibuloy para sa isang prayer rally dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. May halos 6 na oras na silang nakatayo, nagtatalon at naghihiyaw rito. Ang sigaw nila, ibalik daw sa taong bayan ang kapangyarihan at kalayaan. Ayon pa sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Topacio, handa silang gawin ang anumang legal na hakbang para protektahan ang pastor. Nitong nakaraang linggo lang daw nang makausap niya si Kibuloy at hindi na niya dinetali kung ano ang pinag-usapan nila. Pero ginit daw ng pastor na inosente siya sa mga paratang ng panggagahasa sa pilit ng pagtatrabaho at pananakit sa mga dating miyembro. Narito ang pahayag ni Attorney Topacio. Ahisa! Assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Bukod kay Topacio, present din ang iba pang personalidad kabilang sina Attorney Harry Roque, dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo at dating NTF-LCAC spokesperson Lorraine Badoy. At hindi lang daw sa Maynila naganap ang prayer rally para kay Kibuloy. Meron din daw nito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. At di raw dyan nagtatapos ang kanilang pagkilos. Magmamarcha sila sa Senado bukas ng umaga. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.